Mga prinsipyo ng pamamahala mula sa Biblia. Ang aklat na ito ng kautusan ay hindi may hiwalay sa iyong bibig, ngunit pagbulay-bulayin mo ito araw at gabi, upang iyong maingatang gawin ang ayon sa lahat na susulat doon, sapagkat kung magkagayoy iyong gagawing maginhawa ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtamo ka ng mabuting tagumpay. Joshua chapter 1 verse 8. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo sa daan ng mga makasalanan, ni nahuupo man sa upuan ng mga manglilibak. Ngunit ang kanyang kaluguran ay nasa batas ng Panginoon, at sa kanyang kautusan ay nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng mga ilog ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon din ay hindi malalanta, at anuman ang kanyang gawin ay uunlad. Psalm chapter 1 verses 1 to 3. Ang mundo ay sa Panginoon at ang buong narito, ang daigdig at ang mga naninirahan doon. Psalm chapter 24 verse 1. Ang masama ay humihiram at hindi nagbabayad, ngunit ang matuwid ay naaawa at nagbibigay. Psalm chapter 37 verse 21. Mapalad ang nagtuturing sa dukha, ililigtas siya ng Panginoon sa panahon ng kabagabagan. Psalm chapter 41 verse 1. Huwag kang magtiwala sa pang-aapi, at huwag kang maging walang kabuluhan sa pagnanakaw. Kung ang mga kayamanan ay lumago, huwag mong ilagak ang iyong puso sa kanila. Psalm chapter 62 verse 10. Ipagtanggol mo ang dukha at ulila, gawin mo ang katarungan sa dukha at mapagkailangan. Psalm chapter 82 verse 3. Huwag mong ipagkait ang mabuti sa kanila na nararapat kapag nasa kapangyarihan ng iyong kamay na gawin ito. Proverbs chapter 3 verse 27. Pumunta ka sa langgam, ikaw na tamad, isipin mo ang kanyang mga lakad, at ikaw ay magpakapantas, na kung walang patnubay, tagapamahala o pinuno ay naghahanda ng kanyang pagkain sa tag-araw, at nag-iipon ng kanyang pagkain sa pag-aani. Hanggang kailan ka matutulog o tamad? Kailan ka bababangon sa iyong pagkakatulog? Kaunti pang tulog, kaunting antok, kaunting paghahalokip-kip ng mga kamay upang matulog. Sa gayoy darating ang iyong karalitaan na parang naglalakbay, at ang iyong kakulangan ay parang lalaking may sandata. Proverbs chapter 6 verses 6 to 11. Siya'y nagiging dukha na gumagawa ng may tamad na kamay, ngunit ang kamay ng masipag ay nagpapayaman. Proverbs chapter 10 verse 4. Siya na nagtitiwala sa kanyang mga kayamanan ay mabubuwal, ngunit ang matuwid ay mamumukadkad na parang sanga. Proverbs chapter 11 verse 28. Ang kamay ng masipag ay magpupuno, ngunit ang tamad ay mapapailalim. Proverbs chapter 12 verse 24. Ang kaluluwa ng tamad ay nagnanasa at wala, ngunit ang kaluluwa ng masipag ay tataba. May nagpapakayaman, gayon may wala. May nagpapakadukha, gayon may malaking kayamanan. Ang kayamanan na tamo sa walang kabuluhan ay mababawasan, ngunit siyang nag-iipon sa pamamagitan ng paggawa ay lalago. Proverbs chapter 13 verses 4, 7, and 11. Siyang humahamak sa kanyang kapwa ay nagkakasala, ngunit siyang naaawa sa dukha, siya ay masaya. Proverbs chapter 14 verse 21. Sa lahat ng paggawa ay may pakinabang, ngunit ang salita ng mga labi ay nauuwi lamang sa kahirapan. Proverbs chapter 14 verse 23. Siya rin naman na tamad sa kanyang gawain ay kapatid niya na lubhang mang-aaksaya. Proverbs chapter 18 verse 9. Siyang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon, at ang ibinigay niya ay babayaran niyang muli. Proverbs chapter 19 verse 17. Ang tamad ay hindi maaararo dahil sa lamig, kaya't siya ay manglilimos sa pang-aani at mawawalan. Huwag mong ibigin ang pagtulog, baka ikaw ay dumating sa kahirapan. Idilat mo ang iyong mga mata at mabubusog ka ng tinapay. Proverbs chapter 20 verses 4 and 13. Ang mga pag-iisip ng masipag ay nauuwi lamang sa kasaganaan, ngunit sa bawat nagmamadali ay sa kakulangan lamang. Proverbs chapter 21 verse 5. Ang mabuting pangalan ay higit pang piliin kaysa sa malaking kayamanan, at ang mapagmahal na lingap kaysa pilak at ginto. Proverbs chapter 22 verse 1.
Siya na may masaganang mata ay pagpapalain sapagkat ibinibigay niya ang kanyang tinapay sa dukha. Proverbs chapter 22 verse 9. Huwag kang maging isa sa mga naghahampas ng kamay o sa mga nananagot sa utang. Kung wala kang ibabayad, bakit niya aalisin ang iyong higaan sa ilalim mo? Proverbs chapter 22 verses 26 to 27. Nakikita mo ba ang isang tao na masipag sa kanyang negosyo? Siya ay tatayo sa harap ng mga hari. Hindi siya tatayo sa harap ng mga hamak na tao. Proverbs chapter 22 verse 29. Huwag kang magtrabaho para yumaman. Huminto ka sa iyong sariling karunungan. Itutuon mo ba ang iyong mga mata sa wala? Sapagkat ang kayamanan ay tiyak na gumagawa ng kanilang sariling mga pakpak. Lumilipad silang parang agila patungo sa langit. Proverbs chapter 23 verses 4 to 5. Dumaan ako sa tabi ng bukid ng tamad at sa tabi ng ubasan ng taong walang pang-unawa. At narito, ang lahat ay tinutubuan ng mga tinik at tinakpan ng mga kulitis ang ibabaw niyaon. At ang pader na bato niyaon ay nasira. Nang magkagayoy aking nakita at pinag-isipan kong mabuti, ako'y tumingin at tumanggap ng turo. Kaunti pang tulog, kaunting antok, kaunting paghahalukip-kip ng mga kamay upang matulog. Sa gayoy darating ang iyong karalitaan na parang maglalakbay at ang iyong pangangailangan bilang isang armadong tao. Proverbs chapter 24 verses 30 to 34. Maging masigasig kang alamin ang kalagayan ng iyong mga kawan at pagmasdan mong mabuti ang iyong mga bakahan. Sapagkat ang mga kayamanan ay hindi magpakailanman at ang korona ba ay nananatili sa bawat salin ng lahi? Ang dayami ay lumilitaw at ang murang damo ay nagpapakita ng sarili at ang mga damo sa mga bundok ay naiipon. Ang mga tupa ay para sa iyong pananamit at ang mga kambing ay ang halaga ng parang. At pagkakaroon ka ng gatas ng kambing na sapat para sa iyong pagkain, para sa pagkain ng iyong sangbahayan at para sa ikabubuhay ng iyong mga dalaga. Proverbs chapter 27 verses 23 to 27. Siyang nagbibigay sa dukha ay hindi magkukulang, ngunit siyang nagkukubli ng kanyang mga mata ay magkakaroon ng maraming sumpa. Proverbs chapter 28 verse 27. Buksan mo ang iyong bibig, humatol ka ng matuwid, at ipaglaban mo ang dahilan ng dukha at mapagkailangan. Proverbs chapter 31 verse 9. Ang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak, ni ang umiibig ng kasaganaan na may pakinabang, ito rin ay walang kabuluhan. Ecclesiastes chapter 5 verse 10. Ihagis mo ang iyong tinapay sa tubig, sapagkat iyong masusumpungan ito pagkaraan ng maraming araw. Bigyan ng bahagi ang pito at gayon din ang walo, sapagkat hindi mo nalalaman kung anong kasamaan ang mangyayari sa lupa. Sa umaga ay ihasik mo ang iyong binhi, at sa gabi ay huwag mong pigilin ang iyong kamay. Sapagkat hindi mo nalalaman kung uunlad maging ito o iyon, o kung silang dalawa ay magiging mabuti. Ecclesiastes chapter 11 verses 1 to 2 and 6. Matutong gumawa ng mabuti, hanapin mo ang kahatulan, paginhawain mo ang naaapi, hatulan mo ang ulila, ipaglaban mo ang balo. Isaiah chapter 1 verse 17. Dalhin ninyo ang lahat ng ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon dito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala upang doon ay hindi sapat na silid upang matanggap ito. Malachi chapter 3 verse 10. Ingatan ninyo na huwag ninyong gawin ang inyong mga paglilimos sa harap ng tao upang makita nila. Kung hindi, wala kayong gantimpala sa inyong Ama na nasa langit. Kaya't kapag ikaw ay naglilimos, huwag kang magpapatunog ng trumpeta sa harap mo, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan, upang sila ay magkaroon ng kaluwalhatian ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, nasa kanila na ang kanilang gantimpala. Datapwat pagka ikaw ay naglilimos, huwag mong ipaalam sa iyong kaliwang kamay kung ano ang ginagawa ng iyong kanang kamay upang ang iyong paglilimos ay malihim at ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantimpalaan ka ng hayagan. Matthew chapter 6 verses 1 to 4.
Walang taong makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuatan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y mananatili siya sa isa at hahamakin ang isa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, ni para sa inyong katawan kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba ang buhay ay higit kaysa karne at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagahasik ni hindi nagaani. Gayon may pinapakain sila ng inyong ama sa langit. Hindi ba't mas mabuti kayo kaysa sa kanila? Sino sa inyo ang makapagdaragdag ng isang siko sa kanyang taas sa pamamagitan ng pag-iisip? At bakit kayo nag-iisip tungkol sa pananamit? Isaalang-alang ang mga liryo sa parang kung paano sila tumutubo. Hindi sila nagpapagal, ni nagsisilidman. At gayon may sinasabi ko sa inyo na maging si Solomon sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakagayak na gaya ng isa sa mga ito. Kahit kung dinaramtan ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay nabubuhay at bukas ay ihahagis sa kalat, hindi ba kayo lalong dadamitan niya? O kayong kakaunti ang pananampalataya? Kahit huwag kayong mga balisa na magsasabi, ano ang aming kakainin? O ano ang aming iinumin? O ano ang aming dadamitin? Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay hinahanap ng mga hintil. Sapagkat nalalaman ng inyong Ama sa Langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapwat hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Kaya't huwag kayong mag-alala para sa bukas, sapagkat ang bukas ay mag-aalala para sa kanyang sarili. Sapat na sa araw ang kasamaan niyaon. Matthew chapter 6 verses 24-34. Sinabi nila sa kanya, kay Caesar, na magkagayoy sinabi niya sa kanila, ibigay nga kay Caesar ang mga bagay na kay Caesar at sa Diyos ang mga bagay na sa Diyos. Matthew chapter 22 verse 21. Sapagkat ang kaharian ng langit ay gaya ng isang taong naglalakbay sa malayong lupain na tinawag ang kanyang sariling mga lingkod at ibinigay sa kanila ang kanyang mga pag-aari. At ang isa ay binigyan niya ng 5 talento, ang isa ay 2, at ang isa ay 1. Sa bawat tao ayon sa kanyang sariling kakayanan. At pag dakay naglakbay, na magkagayoy yumaon ang tumanggap ng 5 talento at nakipagkalakalan sa gayon, at nakinabang ng 5 talento. At gayon din naman ang tumanggap ng 2, ay nagkamit din siya ng 2 pa. Natapwat ang tumanggap ng isa ay yumaon at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, dumating ang Panginoon ng mga lingkod na iyon at sila'y pinagtutuos. At ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng iba pang 5 talento na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento. Narito, ako'y nakinabang sa kanila ng 5 talento. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa! Mabuti at tapat na alipin, naging tapat ka sa kakaunting bagay, gagawin kitang pinuno sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Lumapit din ang tumanggap ng 2 talento. Nagsabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento. Narito, ako'y nakinabang ng 2 pang talento. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin, naging tapat ka sa kakaunting bagay, gagawin kitang pinuno sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Nang magkagayoy, lumapit ang tumanggap ng 1 talento at nagsabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay isang taong matigas na umaani kung saan hindi mo inihasik at nag-iipon kung saan hindi mo ikinakim. At ako'y natakot at ako'y yumaon at itinago ang iyong talento sa lupa. Narito, mayroon ka na sa iyo. Sumagot ang kanyang Panginoon at sa kanya sinabi, ikaw na masama at tamad na alipin. Nalalaman mo na ako'y nag-aani kung saan hindi ko inihasik at nag-iipon kung saan hindi ko kinami. Dapat nga ay inilagay mo ang aking salapi sa mga tagapagpapalit at pagkatapos ay sa aking pagparito ay dapat ay tumanggap ng sarili kong may tubo. Kunin mo nga ang talento sa kanya at ibigay mo sa may 10 talento. Sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan
at siya'y magkakaroon ng kasaganaan. Ngunit ang wala ay kukunin maging ang nasa kanya. At itapon ninyo ang lingkod na walang pakinabang sa kadiliman sa labas. Doon magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Matthew chapter 25 verses 14 to 30. Sapagkat ano ang mapapakinabangan ng tao, kumakamtan niya ang buong sanglibutan at mawala ang kanyang sariling kaluluwa? O ano ang ibibigay ng tao na kapalit ng kanyang kaluluwa? Mark chapter 8 verses 36 to 37. Mga anak, napakahirap para sa mga nagtitiwala sa kayamanan na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mark chapter 10 verse 24. At si Jesus ay nakaupo sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paano ang mga tao ay nagsisihulog ng salapi sa kabangyaman. At maraming mayaman ang naghulog ng marami. At may dumating na isang mahirap na babaeng balo at siya ay naghulog ng 2 lepta, nakatumbas ng 1 dikta. At tinawag niya sa kanya ang kanyang mga alagad at kanila'y sinabi, "Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang babaeng balo ay naghulog ng higit kaysa sa lahat ng naghulog sa kabangyaman, sapagkat silang lahat ay naghulog ng kanilang kasaganaan, ngunit siya sa kanyang pangangailangan ay naghulog ng lahat ng meron siya, maging ang lahat ng kanyang ikabubuhay." Mark chapter 12 verses 41 to 44. At sinabi niya sa kanila, "Mag-ingat kayo at mag-ingat sa kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nakasalalay sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya." At nagsalita siya ng 1 talinghaga sa kanila na nagsasabi, "Ang lupain ng 1 mayaman ay nagbunga ng sagana, at naisip niya sa kanyang sarili na sinasabi, 'Ano ang aking gagawin sapagkat wala akong mapaglagyan ng aking mga bunga?' At kanyang sinabi, 'Ito ang aking gagawin, aking gigiba ang aking mga kamalig at magtatayo ng lalong malaki. At doon ko ipagkakaloob ang lahat ng aking mga bunga at ang aking mga pag-aari. At aking sasabihin sa aking kaluluwa, kaluluwa, mayroon kang maraming mga pag-aari na nakaimbak sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain, uminom at magsaya.' Datapwat sinabi sa kanya ng Diyos, 'Ikaw na hangal, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. Kung magkagayoy, kanino na kaya ang mga bagay na iyong inilaan? Gayon ang nag-iipon ng kayamanan para sa kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos." Luke chapter 12 verses 15 to 21. Ipagbili ninyo ang inyong tinatangkilik at magbigay ng limos. Ihanda ninyo ang inyong sarili ng mga supot na hindi naluluma, isang kayamanan sa langit na hindi nauubos, kung saan walang magnanakaw na lumalapit o gamugamuman ang sumisira. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Luke chapter 12 verses 33 to 34. Sapagkat sino sa inyo na nagbabalak na magtayo ng 1 tore ay hindi muna uupo at pinibilang ang halaga kung mayroon siyang sapat para ito ay tapusin? Baka pagkatapos na may lagay niya ang pundasyon at hindi niya magawang tapusin ay pasimulan siyang libakin ng lahat na nakakita nito na nagsasabi, "Ang taong ito ay nagsimulang magtayo at hindi nagawang tapusin." O sinong hari na paroroon sa pakikipagdigma laban sa ibang hari ang hindi muna uupo at isasangguni kung magagawa niyang salubungin ng 10,000 na dumarating laban sa kanya na may 20,000? O kung hindi, habang ang isa ay malayo pa, siya ay nagpadala ng 1 sugo at nagnanais ng mga kondisyon ng kapayapaan. Gayon din naman, ang sinuman sa inyo na hindi nagpabaya sa lahat ng kanyang tinatangkili, hindi siya maaaring maging alagad ko. Luke chapter 14 verses 28 to 33. Nang itiningin nga ni Jesus ang kanyang mga mata at makita ang 1 malaking pulutong na lumalapit sa kanya, ay sinabi niya kay Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ng mga ito?" At ito'y sinabi niya upang siya'y subukin, sapagkat nalalaman niya ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe sa kanya, "200 denaryo na tinapay ay hindi sapat sa kanila, upang bawat isa sa kanila ay kumuha ng konti." Isa sa kanyang mga alagad, si Andrew, na kapatid ni Simon Pedro, ay nagsabi sa kanya, "May 1 bata rito na may 5 tinapay na sebada at 2 maliliit na isda. Datapwat ano ang mga ito sa napakaraming ito?" At sinabi ni Jesus,
Paupuin mo ang mga tao. Ngayon maraming damo sa lugar, kaya't ang mga lalaki ay naupo sa bilang ng mga 5,000. At kinuha ni Jesus ang mga tinapay. At nang makapagpasalamat siya ay ipinamahagi niya sa mga alagad. At ang mga alagad sa nangakaupo. At kayo din sa mga isda hanggat gusto nila. Nang sila'y mabusog ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, tipunin ninyo ang mga putol na natitira upang walang masayang. Kaya't kanilang tinipon at napuno ang 12 basket ng mga pinagputol-putol ng 5 tinapay na sibada na nalabi sa mga nagsikain. Nang magkagayoy ang mga lalaking iyon, nang makita nila ang himalang ginawa ni Jesus ay nagsabi, ito'y tunay na propetang paparito sa sanglibutan. John chapter 6 verses 5 to 14. At ang karamihan sa mga nagsisampalataya ay iisa ang puso at isang kaluluwa. Ni sino man sa kanila ang nagsabi na ang alinman sa mga bagay na kanyang tinataglay ay sa kanya. Ngunit mayroon silang lahat ng bagay na karaniwan. At pinatotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Yesus. At ang dakilang biyaya ay suma sa kanilang lahat. Ni walang nagkukulang sa kanila, sapagkat ang lahat ng may-ari ng mga lupain o bahay ay ipinagbili. At dinala ang mga halaga ng mga bagay na ipinagbili at inilagay sa paanan ng mga apostol. At ang pamamahagi ay ginawa sa bawat tao ayon sa kailangan niya. At si Joses na pinangalan ng Barnabas ng mga apostol na kung liliwanagin ang anak ng Aliw na isang Levita at mula sa lupain ng Cyprus na may lupain ay ipinagbili at dinala ang salapi at inilagay sa paan ng mga apostol. Acts chapter 4 verse 32. Ibigay nga sa lahat ang nararapat sa kanila, buwis kung kanino nararapat ang buwis, custom kung kanino nararapat ang custom, takot kung kanino nararapat ang takot, karangalan kung kanino pinarangalan. Romans chapter 13 verse 7. Bukod dito ay kinakailangan sa mga katiwala na ang isang tao ay masumpungang tapat. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Gawin ng disente at maayos ang lahat ng bagay. 1 Corinthians chapter 14 verse 40. Agdag na nakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus ay magpagal siya, na gumawa ang kanyang mga kamay ng bagay na mabuti upang siya ay magkaroon ng maibigay sa nangangailangan. Ephesians chapter 4 verse 28. Ilagay mo ang iyong pagmamahal sa mga bagay sa itaas, hindi sa mga bagay na nasa lupa. Colossians chapter 3 verse 2. Natapwat kung ang sino man ay hindi nag-aalaga sa kanyang sarili at lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. 1 Timothy chapter 5 verse 8. Ngunit ang kabanalan na may kakontentuhan ay malaking pakinabang, sapagkat wala tayong dinala sa mundong ito. At tiyak na wala tayong mailalabas. At ang pagkakaroon ng pagkain at pananamit ay maging kontento na tayo. 1 Timothy chapter 6 verses 6 to 8. Sapagkat kahit noong kami ay kasama ninyo, ito ang aming inuutos sa inyo, na kung ang sino man ay ayaw magtrabaho, ay huwag siyang kumain. 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. Magbigay ng limos sa iyong pag-aari. At kapag ikaw ay nagbibigay ng limos, huwag maingit ang iyong mata. Ni italikod mo ang iyong mukha sa sino mang dukha at ang mukha ng Diyos ay hindi tatalikod sa iyo. Kung ikaw ay may kasaganaan, ay magbigay ka ng limos ng naaayon. Kung mayroon ka lamang ng kuunti, huwag kang matakot na magbigay ng ayon sa kakaunting iyan. Sapagkat ikaw ay nag-iimbak ng mabuting kayamanan para sa iyong sarili laban sa araw ng pangangailangan. Sapagkat ang limos ay nagliligtas sa kamatayan, at hindi pinahihintulutang pumasok sa kadiliman, sapagkat ang limos ay mabuting kaloob sa lahat na nagbibigay nito sa paningin ng kataas-taasan. Tobit chapter 4, verses 7 to 11. Huwag mong hayaang manatili sa iyo ang kabayaran ng sino mang gumawa para sa iyo, kundi ibigay mo sa kanya iyon sa kamay, sapagkat kung paglilingkuran mo ang Diyos, gagantimpalaan ka rin niya. Mag-ingat ka, aking anak, sa lahat ng iyong ginagawa, at maging matalino sa lahat ng iyong pakikipag-usap. Magbigay ka ng iyong tinapay sa nagugutom at ng iyong mga kasuotan sa mga hubad. At ayon sa iyong kasaganaan ay magbigay ka ng limos at huwag mainggit ang iyong mata pagka ikaw ay nagbibigay ng limos.
Tobit chapter 4 verses 14 and 16. Ang panalangin ay mabuti na may pag-aayuno at limos at katuwiran. Ang kaunti na may katuwiran ay mas mabuti kaysa marami na may kalikuan. Higit na mabuti ang magbigay ng limos kaysa mag-ipon ng ginto, sapagkat ang paglilimos ay nagliligtas sa kamatayan at naglilinis ng lahat ng kasalanan. Iyong nagsasagawa ng limos at katuwiran ay mapupuspos ng buhay. Tobit chapter 12 verses 8-9. Huwag kang mawalan ng loob kapag ikaw ay nananalangin, at huwag kaligtaan ang pagbibigay ng limos. Ecclesiastes chapter 7 verse 10. Huwag mong kapuotan ang matrabahong gawain ni ang pag-aani man na itinalaga ng kataas-taasan. Ecclesiastes chapter 7 verse 15. Matakot ka sa Panginoon at parangalan mo ang saserdote at ibigay mo sa kanya ang kanyang bahagi gaya ng iniutos sa iyo, ang mga unang bunga at ang handog dahil sa pagkakasala at ang kaloob ng mga balikat at ang hain ng pagpapakabanal at ang mga unang bunga ng mga banal na bagay. Ano man ang kunin mo sa kamay, alalahanin ang wakas at hinding-hindi ka gagawa ng mali. Ecclesiastes chapter 7 verses 31 and 36. Maging matatag ka sa iyong tipan at makipagkasundo ka doon at tumanda ka sa iyong gawa. Huwag mamangha sa mga gawa ng mga makasalanan, ngunit magtiwala ka sa Panginoon at manatili sa iyong pagpapagal. Sapagkat isang madaling bagay sa paningin ng Panginoon na biglang yumaman ang isang mahirap. Ang pagpapala ng Panginoon ay nasa gantimpala ng mga Diyos, at bigla niyang pinapalago ang kanyang pagpapala. Ecclesiastes chapter 11 verses 20 to 22. Walang mabuting darating sa kanya na laging abala sa kasamaan, ni sa kanya na hindi nagbibigay ng limos. Ecclesiastes chapter 12 verse 3. Ang limos ng isang tao ay parang isang panatak na kasama niya, at kanyang iingatan ang mabubuting gawa ng tao na gaya ng kalimutaw ng mata, at magbibigay ng pagsisisi sa kanyang mga anak na lalaki at babae. Ecclesiastes chapter 17 verse 22. Iwala ang iyong pera para sa iyong kapatid at iyong kaibigan, at huwag itong kalawangin sa ilalim ng isang bato na mawawala. Itabi mo ang iyong kayamanan ayon sa mga utos ng kataas-taasan at magdadala sa iyo ng higit na pakinabang kaysa ginto. Isara mo ang limos sa iyong mga kamalig at ililigtas ka nito sa lahat ng kapighatian. Ito ay makikipaglaban para sa iyo laban sa iyong mga kaaway na higit pa sa isang makapangyarihang kalasag at malakas na sibat. Ecclesiastes chapter 29 verses 10 to 13. Siyang tumutupad ng kautusan ay nagdadala ng sapat na mga handog. Siyang nag-iingat sa utos ay naghahandog ng handog tungkol sa kapayapaan. Siya na gumaganti ng mabuting pagbabalik ay naghahandog ng mainam na harina, at ang nagbibigay ng limos ay naghahain ng puri. Ang humiwalay sa kasamaan ay isang bagay na nakalulugod sa Panginoon, at ang talikdan, ang kalikuan ay isang pagpapalubag loob. Huwag kang magpakitang walang laman sa harap ng Panginoon, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay dapat gawin dahil sa utos. Ang handog ng matuwid ay nagpapataba ng dambana, at ang masarap na amoy niyaon ay nasa harap ng kataas-taasan. Ang sakripisyo ng isang makatarungang tao ay katanggap-tanggap, at ang alaala nito ay hindi malilimutan kailanman. Ibigay mo sa Panginoon ang kanyang karangalan na may mabuting mata, at huwag mong bawasan ang mga unang bunga ng iyong mga kamay. Sa lahat ng iyong mga kaloob ay magpakita ng isang masayang mukha at italaga ang iyong mga ikapu na may kagalakan. Magbigay ka sa kataas-taasan ayon sa pagpapayaman niya sa iyo, at gaya ng iyong nakuha, ibigay mo ng may masayang mata. Sapagkat ang Panginoon ang gumaganti at bibigyan ka niya ng pitong ulit. Ecclesiastes chapter 35 verses 1 to 11. Mga kapatid at tulong ay laban sa panahon ng kabagabagan, ngunit ang limos ay magliligtas ng higit kaysa kanilang dalawa. Ecclesiastes chapter 40 verse 24. Ihatid ang lahat ng bagay sa bilang at timbang, at isulat ang lahat ng iyong ibinibigay o tinatanggap. Ecclesiastes chapter 42 verse 7. Ang tinagpala at walang hanggang maliwalatiang Birheng Maria, na nagmula sa maharlikang lahi at pamilya ni David, ay isinilang sa lungsod ng Nazareth at nag-aral sa Jerusalem
sa templo ng Panginoon. Ang pangalan ng kanyang ama ay Joachim at si Anna ang kanyang ina. Ang pamilya ng kanyang ama ay taga Galilea at ang lungsod ng Nazareth. Ang pamilya ng kanyang ina ay taga Bethlehem. Ang kanilang buhay ay malinaw at tama sa paningin ng Panginoon, banal at walang kapintasan sa harap ng mga tao, sapagkat hinati nila ang lahat ng kanilang pag-aari sa tatlong bahagi. Ang isa ay kanilang inilaan sa templo at mga opisyal ng templo. Isa pa ay ipinamahagi nila sa mga estranghero at mga taong nasa mahihirap na kalagayan. At ang pangatlo ay inilaan nila para sa kanilang sarili at sa mga gamit ng kanilang sariling pamilya. The Gospel of the Birth of Mary, chapter 1, verses 1 to 4. At sinabi niya sa akin, alam ninyo na kayo ng mga tagapaglingkod ng Panginoon ay naninirahan dito na parang nasa isang pagdalakbay, sapagkat ang iyong lungsod ay malayo sa lungsod na ito. Kung sa makatawid ay nalalaman ninyo ang inyong lungsod na inyong tatahanan, bakit kayo dito ay bumibili ng mga ari-arian at naglalaan sa inyong sarili ng mga masasarap na pagkain at maringal na mga gusali at labis na mga bagay? Sapagkat siya na naglalaan ng mga bagay na ito sa kanyang sarili sa lungsod na ito ay hindi nag-iisip na bumalik sa kanyang sariling lungsod o hangal at alinlangan at kahabag-habag na tao, na hindi nakauunawa na ang lahat ng bagay na ito ay pagmamay-ari ng ibang tao at nasa ilalim ng kapangyarihan ng iba. Sapagkat ang Panginoon ng lungsod na ito ay nagsasabi sa iyo, alinman sa sundin ang aking mga batas o umalis sa aking lungsod. Ano nga ang gagawin mo na napapailalim sa isang batas sa iyong sariling bayan? Maaari mo bang tanggihan ang iyong batas para sa iyong kalagayan o para sa alinman sa mga bagay na iyong inilaan? Ngunit kung itatanggi mo ito at pagkatapos ay babalik sa iyong sariling lungsod, hindi ka tatanggapin, ngunit ibubukod doon. Tingnan mo nga na gaya ng isang tao sa ibang lupain ay hindi ka nakukuha sa iyong sarili ng higit sa kung ano ang kinakailangan at sapat para sa iyo. At maging handa na kapag pinilayas ka ng Diyos o Panginoon ng lungsod na ito, maaari mong salungatin ang kanyang batas at makapasok sa iyong sariling lungsod, kung saan maaari kang mamuhay ng buong pagalakan ayon sa iyong sariling batas ng walang kamalian. Mag-ingat nga kayong naglilingkod sa Diyos at nasa inyong mga puso siya. Gawin ninyo ang mga gawa na Diyos na inaalala ang kanyang mga utos at ang kanyang mga pangako na kanyang ipinangako, at makatiyak na gagawin niyang mabuti ang mga ito sa iyo kung susundin ninyo ang kanyang mga kautusan. Kaya't sa halip ng mga pag-aari na kung hindi man ay bibilhin ninyo, ay tubusin ninyo ang mga nangangailangan sa kanilang mga pangangailangan ayon sa kaya ng bawat isa. Bigyang katwiran ang mga balo, hatulan ang usapin ng ulila, at gugulin ang iyong mga kayamanan at ang iyong kayamanan sa mga gawaing tulad nito. Sapagkat para sa layunang ito ay pinagyaman kayo ng Diyos upang matupad ninyo ang mga ganitong uri ng paglilingkod. Higit na mainam na gawin ito kaysa bumili ng mga lupain o bahay, sapagkat ang lahat ng gayong mga bagay ay mawawala sa kasalukuyang panahon. Ngunit kung ano ang gagawin mo para sa pangalan ng Panginoon, makikita mo sa iyong lungsod at magkakaroon ng kagalakan ng walang kalungkutan o takot. Kaya't huwag mong pag-imbutan ang kayamanan ng mga pagano, sapagkat sila ay mapanira sa mga lingkod ng Diyos. Ngunit makipagkalakalan sa iyong sariling mga kayamanan na iyong tinataglay, na sa pamamagitan nito ay makakamit mo ang walang hanggang kagalakan. Third Book of Hermas, chapter 1, verses 1 to 10.